obsolete. Shoutout sa inyo lahat. Sana suportahan niyo yung ating first mukbang, second mukbang at itong third mukbang. Third. Okay, so mag-start na tayo. So before tayo mag-start, magdasal muna tayo. Okay? So let's just pray. Okay, Father, Son, Holy Spirit, Amen. Jesus, O Lord, for this day gave, which about to receive from thy mouth in Christ, O Lord. Amen. Okay? Yes! Kain na! Kain na! Kain na! Okay, papakilala ko nga pala muna yung ating mga mukbangers. Okay, si Rubs, at si Jay, at si Carl Herado, at PJ, Slammer, Slammers, at si Thor, at si Chris. Okay, so sila yung ating mukbangers ngayon, at masugid na mukbangers. Kusog na naman sila, di ba? Yes, kusog talaga. Maraming salamat sa sponsor. Mark, one for the girl. I-rate ko lang to, salagot nito, napakasarap kasi spicy na at napaka-juicy ng ano niya, ng prepare niya ng Buffalo Wings, okay? May mga exciting question tayo kayo, 7 question na sasagutin natin ng mga mukbangers natin. Okay, so mag-start na tayo sa first question para hindi na tayo magtagal, okay? So, first question natin is, ano ang nauna, itlog or manok? First tayo kay ano, kay G, kay Chris, okay? Sagutin mo, Chris. Siguro itlog. Kasi walang manok at walang itlog. Para sa akin, manok siyempre. Kasi yun nga, ginagawa yung itlog dahil galing sa loob ng manok yan. And then, bago naman siguro naging tao tayo, di ba? Bago tayo nagawa sa mundo, inunaw muna yung ano, yung katawan. Bago yung, yun, dumami na. Para sa akin, naunang manok. Sa akin, manok din eh. Kung walang manok, walang itlog. Wala tayong kakainin ng mga itlog pag walang manok. Ay, para sa akin, wala talagang tamang sagot dyan. Kasi, ang manok, kalinis sa itlog. Ang itlog, kalinis sa manok. Kaya, parang ano lang din. Basta, walang ano, walang tamang sagot dyan. Sa akin, mawala talaga yung manok. Kasi, sa manok. Sa akin, itlog. Kasi pag walang itlog, walang manok. Para sa akin, itlog. Kasi yung laman ng itlog, manok. Okay, nga pala, bago tayo mag-proceed sa next question, shoutout ka muna, Jay. Chris. Shoutout pala dyan sa, ano, sa mga relatives ko. Hello. Oh, by the way, ano pala? Nabati ko nga pala yung lahat ng mga subscriber ng mukbang na po. Sana suportahan nyo, hindi lang pangatlong mukbang to ah. Marami pang darating, abangan nyo lang. Maraming pasabog pa. Thank you.
Yan sa tulis sa Fitness Court. Salamat sa pagkain, mukbang. Salamat sponsor. Salamat. Ay, shoutout pala sa sponsor. Mr. Kim. Aplaon. Saka si Lara May, Fernando. Maraming salamat talaga sa sponsor. Baka naman may ulit pa. Thank you. Baka naman. Okay, shoutout ko lang yung aking business dyan sa city at sa San Luis, Batangas, shoutout din at sa Rodeo at sa Pamilya, shoutout din at sa Dabao, Tagalabao, shoutout sa next sponsor nito at saka sa mga subscribers at supporters ng PJ Sports TV. Okay, proceed tayo sa second question. Okay, so itong question na to nakuha ko lang sa TikTokers natin na si Commander Henteng. Shoutout na pala sa'yo, Commander Henteng. Shoutout, Commander Henteng! So, yung question na to is galing sa kanya, so hiramin lang natin. So, ano po ang motivation nyo sa loob ng training center? Chris? Siyempre, yung una-una yung family ko at saka yung mga relatives din. Yun lang. Shout nga pala sa lahat ng nakikinig na. Una-una kasi, na-motivate ka as a civilian to government. And then ngayon, napakalaking napakalaking pagbabago para sa sarili mo yon. Kasi dating yung nakakala mong hanggang doon ka lang, ngayon, sobra pa doon. Yun lang. Na-motivate namin yung sarili namin dahil sarap din na magkaroon ng trabaho. Nandahil sa pamilya namin, kaya kami motivate sa loob ng training center. Yun lang, karawan. Okay pa, sa akin mga Power Punch, kaya ako naman motivate sa loob ng training center. Dahil una-una, pumasok ko para sa trabaho, para magandang sa mga kapwa. Kalawa, para magkaroon ng regular ng trabaho at stable job. And then, pang-apat, para sa mga sa family ko. Sa akin naman yung motivation ko dito sa training center na hindi lang para sa family ko, kundi para sa sarili ko. Kasi gusto kong may ma-prove sa sa mga tao na kaya ko kahit kung may mga doubt sila sa akin, pero wala kaya ko . Sa akin naman yung motivation ko sa pamilya ko, tapos lahat ng tumulong sa akin, yun sila. Lahat ng, tapos yung sa sarili ko din, yung tubit ko kasi lahat may nagsasabi na di kaya. I-quit ka lang, tinga-down ka nila, pero yun yung motivation ko. Yung mga taong walang tiwala sa akin, yun yung ginawa kong motivation para matapos ko yung training ko sa CrossFit. Yun! Thank you! Sa akin naman, yung pamilya ko, especially sa baba ko, shoutout to yung pa na retirement at tsaka sa ever supporting girlfriend ko. Hi Jane. Okay, shoutout na pala sa team station kay Master sa pasikan mukbang niya. Shoutout sa'yo, thank you so much ma'am. At sa lahat ng mga supporters ng PD Sports TV, sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Click nyo na yung subscribe button at click nyo na yung notification bell para masabi kayo sa mga karating pang mukbang or another video. Okay? So, hindi natin pa natagal dito kasi excited na magsagot yung mga ating mga mukbangers. So, proceed na tayo sa third question. So, third question natin mga sa Power Punch is, paano ba maging physically fit? Paano maging physically fit? Yun lang. Wag maging malinggero sa mga calisthenics. Exercise lang araw-araw. Siyempre, kita-kita naman sa katawan. Kasi malulusag, di ba? Mga fit. Yan yung hindi na kailangan kung paano pa extreme. Basta, para sa akin lang ha, wag abusuhin yung katawan, panatilihing kumain ng mga malulusog, ng mga masustansya, saka siyempre, exercise din. Mukbang! Kaya maging fit talaga, pero dapat kompleto yung tulog mo. Dapat baga kang gumising, mag-exercise. Yun lang. Dapat, para maging physically fit tayo, siyempre, proper diet. Pero tada na, mukbang tayo. After nito, siyempre, ipapawis natin yung sweet natin. So, siyempre, kain tayo ng
sa tamang oras. Exercise tayo ng umaga. Okay, jogging lang, sit-up, push-up, like that. Para maging physically fit tayo. Tapos, syempre, iwasan din natin yung heavy, ano, heavy sa pag-ahin, mga alam, at gano'n yung mga DLC. Nakakasama sa, ano, natin yun, sa organ natin yun. So, para maging physically fit, iwasan natin yung mga bisyo at mag-exercise tayo. Tamang kain, tamang proper diet. Okay? Yeah. Sa akin naman, paano maging physically fit? Ano, itong ano to, parang disiplina sa sarili talaga sa pagkain. Hindi naman kasi yung ano, marami kang kinakayang ganun, malusog ka na, or fit ka na nun. Nasa ano yun eh, binabagay yun sa kung tambol mo yun. Mga laging pito yung kinakain mo, wala kang tulay. Hindi ka rin maging fit yun. Saka ano, sa bisyo din. Bisyo. Saka mag-exercise sila. Ako hindi ako pitilin. Bisyo lagi. Kahit mataba ako. Isa kalipid din to. Nakatapos nga ng training. Okay, pwede. Sa akin, matulog lang ng maaga. Tapos, inom ng gatas. Tubig ba? Tubig. Tapos, yun lang. Sa akin naman, wastong ehersisyo lang. Tapos, iwas sa matatamis. Saka, diet. Sakto kain. Mga nag-sponsor pala dyan. Salamat tayo mga nag-sponsor. Salamat kami kasi yun. Shout out sa nag-sponsor. Thank you. Thank you. Okay, sa mga susunod na mag-sponsor, ano lang kayo, free to comment lang kayo. Then, kung ano yung mga ipapapromote nyo. Sa lahat ng question and answer na to, ang galing to kay Commander and Things. Pahiram lang po ng ano, sir, si Commander and Things sa ano nyo, sa mga question and answer nyo sa TikTok. Followers din ako. Okay? Pusin tayo sa pang-apat. Okay? Sa question na nanggaling kay Commander and Things is parang tinitig sa isang babae. Tapos, nung na-fall na yung babae sa'yo, parang yung in-edge pera mo na lang. Parang gano'n. Parang wala lang. Parang nagpa-fall ka lang sa kanya. Pina-fall mo lang siya. Which is wrong. Which is wrong. Which is wrong, ha? Kaya tama yung sinabi ni okay, so, Kabangis natin na, it's wrong. Huwag yung gayahin daw. Huwag nila kayahin. Nakakasakit ka ng damdamin ng babae. Para sa akin, balik talaga siya naman. Nagpaka-call kasi sa babae kasi dapat ang babae iniingatan, pinamahal, kahit nawala akong mahal. Shoutout mo ngayon. Hi! Shoutout sa'yo! Sana masaya ka. Kasi masaya din ako kumakain. Ay, kain lang. Kain lang masaya. Mahat pag nag... pag na-fall, kaya magparamdam. Tapos nung na-fall yung babae, pinaliwala mo lang. Sa akin, ano kasi, nakadepende kasi yun sa... yung kung may intention ka sa ano sa babae or may gusto ka sa babae, panindigan mo talaga ako kung nagparamdam ba doon, huwag mong ikot sa babae. Sure? Okay, para sa akin, sa mga ganong tao, sa mga ganong lalaki, yung parang kahit ano, yung pag-flirt mo lang yung babae, tapos kapag, alam mo yung mga babae naman, di ba? Di naman lahat. So, yung ibang babae, pag pinlert ng lalaki, so baka nahuhulog agad sila. So, which is wrong. Okay? So, sa mga katulad ng natin, huwag natin gawin yun. Huwag natin yung tularan. Kasi, mali is mali. Para sa tanong yung sagot mo lang, dapat kasi pag kinumpisahan mo, dapat tapusin mo. Kasi hindi mo kasi alam kung anong feeling na babae na pag kinos mo, di ba? Kasi, pinagpuyatan mo, pero walang kayo. Bisita mo, tapos, bigla ka na lang mawawala, di ba? Ang pangit ng ganun. Kaya pag ginawa mo yun, dapat tuloy-tuloy mo na. Kasi may puso rin yung babae. Parang masaktan. Lalo yung pinagkukunta na. Yun lang, dapat talaga. Para sa akin nga pala, ano? Magpakatotoo lang kayong mga lalaki sa babae kasi ang babae napakalambot ang puso niyan. Promise. Oo. Masabi man nila na ganun. Pakinggan nyo lang.
Saka ano, dapat talaga pag ganun, pag inumpisahan mo, syempre, pag inumpisahan mo sa magandang ano, magandang umpisa para panimula, tapusin mo rin sa magandang ano, manapos, kasi mahirap naman yung ganun, masasaktan mo lalo. Para sa akin, mali talaga yung ano, yung papulin mo yung babae, tapos iwan mo. Papulin mo lang, tapos pag napul na, parang hindi mo napapansinin. Lagi mong isipin na yung babae, parang katulad din ng nanay mo, babae din yung nanay mo, kapatid mo. Kaya pakaingatan mo at saka mahalin mo. Yun lang. Okay, pasito tayo sa next question, no? So, bago tayo magpunta sa next question, so, okay, welcome back. So, andito natin ngayon sa fifth question. So, kung nagmamahal, sila pa yung nagpapaubaya. Okay, so first natin mag ano ng question na yan ay si Rubs. Siyempre, pag mahal mo yung tao, tapos may mahal na siyang iba, kailangan mo nang magpaubaya. Kahit masakit. It really hurts. Kasi kung doon siya masaya, ayun. One last two, one last. Sige, one last. Extra. Bakit eh, ano, yung nagmamahal, yun pa yung nagpaubaya. Siyempre yan eh. Mahal mo kasi yung totoo kang mamahal sa tao. Pero parang dinidisregard mo na yung sarili mo ano, para lang sa happiness ng ano, ng mahal mo. Parang ano kasi yan eh, parang nagsasacrifice ka for the sake na maging happy ka. Ganun. Yung ano, sana maging happy ka sa ano, sa bagong life. Iwan ko lang. Babaya. Kasi mahal mo yung babae, di ba? Takot ka mawala. Kailangan mo din bigay lahat para di lang siya mawala. Kaya kahit ibibigay mo yung lahat, pag di ka na mahal, yun talaga, wala na. Kahit gano'ng kayo katagal, kahit years pa kayo, pagpapahalaga mo sa babae, sobrang paubaya mo na talaga yun. Wala na talaga. So, para sa akin ha, sa lahat ng nagmamahal, siya pa yung ano, siya pa yung nagpapaubaya. Totoo talaga yun kasi love is like a game. Ah, sport pala, sport. Kasi yun nga, sa larangan ng ano, sa larangan ng pag-ibig, pag ikaw nasaktan, tanggapin mo. Parang laro yan eh. Pag ikaw natalo, i-congrats mo yung nanalo. Kaya yun lang. Mahal mo yung isang babae tapos may mahal na siyang iba. Kung kaya mo naman na parang ibigay sa kanya lahat o kaya mo ipaglaban, paglaban mo. Pero kapag ayaw na niya, iwan mo na. Selfish kasi. Pag di ka magpaubaya, mahal mo talaga yung isang babae, pero siya, bibigay mo, sakit na lang. Kasi gusto niya niyang mag-give up, pero ikaw, kaya mag-fight ka pa. Pero wala na eh. Ikaw na lang yung lumalaban. Kaya nga, magpapaubaya ka kasi mahal mo yung tao. Kasi pag di mo siya pinitawan, magiging selfish ka din. Kasi ikaw masaya, pero siya, di na siya masaya sa'yo. So, dapat pitawan mo na lang para mapunta man dyan sa iba, o masaya na siya, di masaya ka na rin kasi nakita mo siyang masaya. Sabi nga. Lugod ah. Pre, ba't mo nalim, pre? Hindi, ganyan talaga. Masugat eh. May lugat ba, pre? Meron. Shout out pala sa classmate ko na 12 years. Years? True? Hindi ko naman madi-judge yung wala. Grabe, 12 years, man. 12 years. 12 years. Hindi na, sobrang paubaya. Kaya nga eh, mga kamukbang, sabi nga nga, huwag ka nga nagmahal na saktan, kumain na lang ng lubusan. Much like yun, no? Question number 6 na tayo, so bakit ko siya sa kanya? Sabi, kapag nasa military service ka, bakit kailangan palitan pangalan mo sa Facebook? So anong dahil? Para di ka ma-search ng mga may galit sa'yo. Para sa akin, para siyang security purposes. Kasi para di man sa nagtatago ka ng run mo, totoong pagkatao, pero para sa amin, it's a security purposes na din. Sa akin din, para ganun din, security purposes. Mahirap na yung mag-update sa'yo. Tapos, ano pag
kaso sa iyo, may galit sa iyo tapos yun na nalaman yung dito mo, yung dad permission mo. Tapos natag yung family mo, pero madami pa yung mga. Kaya sa akin naman, parang ganun din, security purpose din. Para hindi ka ma-identify agad ng mga katulad sa mga sa residence tayo. Marami tayong mga inimis na nasa paligid. So, once na na ano yung Facebook mo, at ikaw yun, pasin tayo sa last question ng ating mukbang today. So, last question natin is, ano po ang mas mahirap? Exam or training? Yun, last question natin yan, mga kamal punch. Okay, proofs. Siyempre, mas mahirap yung training. Kasi, dugo at pawis yung bonan mo dyan. Bakit, parehas lang. Kasi mahirap din sa exam. Kasi, based sa experience, mahirap din siya kasi punta ka doon ng maaga. Travel ka, walang tulugan. Sa training din, mahirap din kasi kaya, kaya nga, tinatawag na training. Expect the worst ka talaga. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa loob, anong mangyayari sa'yo. Pero, kaya lang para sa pangarap. Walang mahirap pag nasa yung inisip mo pangarap. Sa akin yung ano, yung exam sa training. Hindi naman makalayo, pero yung mahirap yun. Kaso yung sa exam, pwede kang mag-review. Yung sa training kasi, parang blinded ka ba? Wala kang idea kung ano. Kung ano, okay. Well, ano kasi yun? Basic math yun. Basic math, yun, ganun. English, yun. Ano na, napag-aralan mo yun eh. Yung sa training kasi blinded ka. Hindi mo alam kung ano yung, kung ano yung mayayari sa loob, kung ano. Kaya, kung sa loob ka ng training talaga, nakasama lang talaga yung ano. Siyempre, ano, dapat mentally, ano, fit, physically fit, lahat, lahat yan, spiritually. Lahat yan, kaya kung papasok pa, prepare mo na kasi hindi madali lahat, kailangan paghirap. Okay, sa akin naman, mahirap din yung, ano, kung sa exam at sa preparation sa pag-exam. Kasi siyempre, hindi naman talaga pag pumunta ka ng, ano, ng recruitment branch, kailangan pumila. Pwede ka lang pumunta ng alas 8 doon para lang ano ka, mauna ka. Kailangan pumunta na mas maaga. Meron pa nga ano eh, alas 5 pa ng hapon ng gabi eh. Ito bukas ang 5 ah, ganun. Sacrifice, baga, sacrifice talaga para makapasok ka talaga sa Britannic Service. At sa training naman, yun nga, blinded ka. Hindi mo alam kung ano yung nasa loob, kung ano yung mangyayari sa loob, ano ba, seminar ba, o ano ba. Nandun yan, depende sa ano. Kaya, yung gagawin mo lang, maghanda ka, malakas ka, huwag maging physical fit ka, at dapat wala kang sakit doon pumasok para hindi ka mag-disgrasya. Okay, so, sana kung ako na naman, baka tumukong ako. Makola! Makola, shoutout sa'yo. Okay, so, bago tayo magpaalam, so, magpapasalamat ulit tayo sa ating sponsor nito. Kay Gestric Upload at kay Sharamay Fernando. Sharamay Fernando. Kay, ano, sa mga members, subscribers ko, at viewers ko, sa mga bagong viewers natin sa mukbang na to, supportahan nyo guys, ano lang, panoorin nyo itong buong video na to kasi excited yung mga question natin at sa ano, sa pag-prepare ng pagkain at din sa video, exciting, kaya panoorin nyo ng buo guys, yung huwag nyo rin skip yung ads, no? Okay, then pasalamat din ako sa mga mukbangers natin, yeah, okay, class 79, and thank you so much din sa ano, sa patuloy na pag-support na pag-inig ng Facebook. Hindi pa nakapag-subscribe nga pala. Hindi pa nakapag-subscribe. Mag-subscribe ka na. Subscribe button. Okay. Thank you. Okay. Shoutout ko pala yung ano may pinapashoutout kasi yung shoutout ko pala yung team inubahan. Sila ni Iganan, Makabasag, Pugko, Bangilis na yun. Lahat kayo, ano, shoutout dyan. Sama kayo. Saka Team Inuban. Team Dumaguete. Nasa dyan sa kahit saan kayo na ngayon. Sana mapanood nyo to. Team Dumaguete lang sa kalam. Shoutout sa pamilya ko dyan sa Davao.
especially sa mama ko at sa girlfriend ko at sa papa ko. Shout out din sa family ko at sa mga old school family at sa Jackas family. Ingat kayo lagi. Shout out nga pala yung mga nagdamal sa akin ng pamilya ko, especially yung sa partner ko. Away-away lang ha, walang hiwalayan ha. Sa akin, shout out sa family ko at saka dyan sa girlfriend ko dyan sa Palimbang. Go. So, bago yung magtapos, shout out ko yung family ko sa anak ko, what is it? House at sa family niya sa loob ng butan sa San Luis Barangas at sa Davao. Okay, so, follow na tayo. Okay, bye-bye! Bye-bye. Come selector.